Magandang umaga sa ating lahat, mga karaktek, mga ka-technician. Isang mapagpalang magandang araw sa ating lahat at sa ating mga minamahal dyan na viewers, subscriber natin. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Andito naman po ako upang mag-troubleshoot ng isang unit. Ito ay isang FCU ng isang chilled water aircon. Ayan, kung nakikita nyo ay medyo madumi na siya. Gagawin ko ito, gawa nga ng hindi siya gumagana yung kanyang panmotor. So samahan nyo ako sa mga oras to upang alaman natin kung ano yung kanyang naging problema kung bakit hindi siya gumagana. Technician, nilinis ko muna yung unit upang medyo malinis siya. Marami na kasing dusty, no? Kailangan nating linisin yung ating mga FCU. Mga technician, ibinabalik ko na yung kanyang air filter. Ito po ay nalinisan na. So, kailangan natin i-install ulit upang hindi magkaroon ng dumi yung kanyang pins coil para dito lang siya sa filter, no?
Lagi nating tatandaan ay napaka-importanteng bagay ang air filter sa ating unit upang ang ating pins coil ay hindi ganong dumumi para mas maganda yung lamig na maibibigay natin sa isang area kung saan siya ay naka-install. Technician, mga karaktek, no? Ayan, kung nakikita nyo, ayan yung kanyang monitoring gauge sa kanyang chilled water pressure. Ito ay supply gauge. Ayan, kung nakikita nyo, ayan yung supply gauge niya. Ayan. Ayan yung ating mga piping. Ayan. Yung kanyang thermo temperature. Ito naman ay sa kabila, ayan yung return gauge. Ayan yung return. Diyan po ay naka-install yung ating motorized valve. Ayan, napapansin nyo. Ayan, ayan yung motorized valve. Ayan siya. And then, nandiyan na rin yung kanyang strainer. No? At the same time, nandiyan na rin yung throttle valve naka-install. So, kung gusto nyo nga bawasan yung dami ng tubig na pumapasok, ay adjust lang ang throttle valve. Makikita nyo mamaya yung throttle valve niya. Sa ilalim kasi naka-install yan. Parang isang, para rin siyang gate valve. Pero ito ay magkaiba sila. Pwede mo siyang kunti lang ipapasok na tubig, pwede rin mas marami. So yan, nakita nyo yung pinipihit ko. Ayan yung pihitan ng ating motorized valve. Ang ating motorized valve ay normally open and normally closed lang din naman siya. No? Ayan siya, mga ka-technician. Kapag sinuplayan mo siya, ay mag-open siya. Pag nawala yung kanyang 220 na supply, ay mag-automatic close din siya. So, yan yung kanyang trabaho lang, magbukas at magsarado ng valve. Ang tawag sa kanya ay motorized valve. Ayan. So kapag nalalamigan na at pag tinaasan mo yung temperature, magsasarado yan siya, ka-technician. So ayan, mga technician, yan yung kanyang throttle valve. Ayan, yung pinipihit ko, yung kikita nyo. Ayan, in-adjust ko lang siya muna, mga karaktek, mga technician. So, kukontrolin lang po natin yung pagpasok ng kanyang supply na tubig. So, kapag in-adjust natin yan ay liliit at lalaki. Ayan, dyan. Pwede mong paramihin, pwede mong pakuntiin yung tubig na dumadaan sa piping or sa FCU mismo. Ayan, ang tawag dyan ay throttle valve. Ayan, mga technician, kukuhanan muna natin ang air supply temperature. So yan, meron tayong 20.1.
So pababa ng pababa yan, mga technician. In-adjust ko lang yung kanyang throttle para hindi ganong masyadong malamig. So yan, nakikita nyo. Maraming maraming salamat mga technician sa panonood at sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscriber. Thank you. Always keep safe sa ating lahat mga technician.